mag-iiba ka din talaga. Ah, mag-iiba talaga siya. Hindi po ako magbabago. Ewan ko dyan. Wala po magbabago. Tuloy lang po. Tapos? Oo. Oh, after nung paglili. Mahilig sa mga ganitong tanong yung matatanda eh. Kailan niyo susundan? Galaw ng galaw yung tiyan ko. Kailan niyo susundan? Hindi ko pa nga naiirito eh. Wala, isa lang. Ano ito? Seryosong panawagan. Eh, yung mga matatanda, ilang naman rin. Mostly kasi matatanda to. Pero pati yung mga bata. Kapag may bagong kasal na couple, huwag niyong pressurein mag-anak. Kasi marami pang plano yan. Na kapag kung kunwaring bagong kasal, oh, kailan kayo mag-aanak? Kailan kayo gagawa? Ganun, ganyan. Tapos pag sinabi mong, ah, mahirap pa po yung buhay, giipon pa, ganito. Hindi, madali lang yan. Magbigay po kayo ng pangbuhay. Bakit ba? Magbigay kayo ng pambuhay. Huwag yung puro suggestion lang, ganun. Tapos kapag nandyan na, mawawala naman kayo. Pagkatapos, ano to ah, livestream rant to ah. Pagkatapos, kapag nagkaanak na, di pa nga nalalabas, susundan na kaagad daw yung bata. Diba? Huwag naman ganun. Pangit yun. Mga naiiri. Sa ano? Meron din kasi yung... Eh, wait lang. Ay, si Dad. Sila Daisy, basahin. Iyan mo yun si Daisy! I-block mo yan! Diaper mostly gastos nyo, oh. Diba? Pag mag-anak, oh, sige, magbigay kayo pang diaper, oh. Gusto nyo mag-anak pala yung isang couple, eh. Sabi? It's a trap, din naman sila yung gagastos. Ma-shoutout naman po sa Blooming na Buntis. Sige, sina-shoutout na kita! Sigawan mo, sigawan mo! Daisy! Pero yun, seryoso yun na pag bagong kasal, mag best wishes kayo. Maging sensitive kayo sa ano, sa couple. Na sige, pwede naman kayo magtanong kung kailan mag-anak. Okay na yung pag nasagot ka, pero yung uulit-ulitin nyo po. Na ano, nakakairita, nakakabastos. Ayun, coming from personal experience din. Kapag nagkaanak nga naman, tatanungin nga kung kailan susundan. Ano, wag... Huwag kang umiyak. Hindi. Eh, ano lang, siguro yun lalo dun sa mga couple na publicly or alam naman ng karamihan na nagtatry magkaanak pero wala, hindi makabuo. Tapos siguro health problem, ganun. O kaya oo, syempre. Oo, yung ibang sobrang insensitive na oo. Yan. Wag ganun. Ba kayo gumawa? Wag ganun. Tapos, wag... Uhoy! 99 stars. Ayan, dagdagan mo pa, dagdagan mo pa. Thank you po. Endless cycle yun to. Oo, toxic Filipino culture siya. Pero hindi naman kailangan... Ah, kultura kasi ng Pinoy. Bakit kailangan gawing kultura in the first place? Hindi ba pwedeng maging humane na lang tayo sa bawat isa na? Kung may saloobin kayo, tago nyo lang sa sarili nyo. Kasi instead na nakakatulong kayo sa couple, lalo lang silang nape-pressure. Lalo lang silang hindi nakakagawa. Oo, lalo may stress. Meron kasi kaming mga personal friend din na... Ganun yung sitwasyon na syempre nagtatry. Tapos yung pamilya, pressure dito, pressure doon. Tapos pag nung nagkaanak naman, wala. Parang kung nagkaanak na kayo, so ano na. Kung nasa na yung pressure, di ba? Pangit yun, pangit yun. Kahit saan musgado tayo pumunta, talo kayo. Tapos yung mga tips sa gustong magkaanak or sa nagkaanak na ngayon, ay ano, yung pregnant na ngayon. Habang, tuloy nyo lang. Tuloy po. Good for you. Good for you po. Tuloy po. Hindi good luck. Kailan niya susundan? Ano? Hindi iwas stress lang. Huwag mong pansinin yung mga ano. May mga tao kasing sobrang ang insensitive din mag-comment. Paano? Natatawa ko dati parang nung first try na parang bigla kang sasabihan na ah, kaya pala, ah, buntis ka pala, kaya pala ganyan yung tsura mo. Parang, yun din. Ang ano mo, ang tag dito, oh, manas ka na. Bloated. Or, ang ano mo na, hindi ka na pala ayos, ganyan-ganyan. Parang, teka lang, kakalabas ko lang sa CR, kakasuka ko lang. A personal experience to. Shoutout sa'yo kung sino ka man na pirang ito sa mga. Teka lang naman, maganda naman ako kanina, sumuka lang ako. Yung mga ganun. Parang katulad din yan sa o, kailan ka magpapa... Ayun, o, sige. Yung sinabi ni Kenneth. Nag-umpisa yan sa... To, kayong mat... Mga... Ako. Nag-umpisa yan sa... O, kailan ka magpo-propose. Tapos nag-propose ka na. Hindi pa na naimik.
Kailan kayo magpapakasal? Oh, hindi nagpakasal na kayo. Invited pa nga yung mga hype na nagtatanong na yun. Biglang, oh, kailan na kayo mag-aanak? Oh, tapos magkaroon na ng nabuntis na yung wife. Ganun. Oh, kailan yung susunod? Hindi pa lumalabas. Diba? Dapat dyan sinusundan nila agad eh. Oh. Wait lang. Ito pa, ang gusto ko lang namin, isa. Isa nga lang kasi. Tapos biglang, ay, hindi dapat kasi kailangan dami. Pakialam nyo. Kayo ba yung kayo ba yung bubuhay? Kayo ba yung mahanganap? Eh kung marami kayong anak, eh good for you. Happy for you guys. Huwag kayong mangialam ng buhay ng iba na ano. Yung pressure nga kasi, ang hirap kasi lalo na, ang hirap po mabuhay. Doon pa lang mismo sa pregnancy. Yung gastos. Buntis, tapos yung gastos. Emotional pressure, yun. Biglang nagiging mainitin yung ulo, di ba? Tapos, hindi lang sa, ano, hindi lang sa personal side, sa family side. Pati sa trabaho, di ba? Depende din sa tao. Kung gusto nila madaming anak, edi go. Anong, tumino kayo?